ano yung mga telltale signs na feeling nila yung lalaki nandadaya na? Meron ka bang mga tip dyan sa mga women viewers na? Ano mo malaman? Yeah! Nandadaya yung asawa mo, yung boyfriend. Ito, okay. Una. Ganito lang siyang kumausap. Dati ang ingay. O pare, ang ingay. Ngayon medyo may pabulo. Dati pag nahuli mo, may kausap. Ah, si ano, si paring Tonyo. I don't know who you are. I don't know what you want. A question, Jeff, yung cellphone. Major issue yan. Major yan? Yung cellphone. Dapat akin yan. Huwag mong babasahin. Eh, diyan nga na dadali maraming lalaki. Diba? Hindi ba yung mga husband dito, yung cellphone mo, alam mo yun, yung may vibe, may vibration ba? Yung pag may nag-vibrate, ikaw nanginginig ka rin. Baka nag-text si ano, di ba? Alala ko nga isang kaibigan ko, sabi, sino tong nag-text? Magkikita raw kayo ni ganyan, ni Josie. Ah, yung tinatayaan namin kabayo yan. Josie. Ano yung pangalan ng kabayo? Eto, nag-text na naman. Di raw tuloy yung date nyo ni Josie. Nag-text yung kabayo. Joke lang, biro lang. No, but seriously, ang cellphone is really, when the Bible says the two shall become one, ako lang naman to. Huwag nyong gawin to kung hindi nyo ano, preference to. Wala akong password, for one. I have no qualms or I have no fear na mabasa ng wife ko yung cellphone ko or laptop or iPad. It's simply because, for one, kung ano yung nakikita niya, nakikita ko, no problem with that. Of course, kung may tinatago ka, the moment may tinatago ka, may password na yan. Dalawa pa. Merong, ano yun? Yung ano, finger. Ano? Finger. May eye scanner, yung retina. Meron pang password na talagang do-drawing mo. So, pagka ganun, medyo kakabahan na ako. When you're starting to have secrets with your spouse. Okay. Tapos, atat lagi lumabas ng bahay. Parang, hani sa kapupunta, bilang pandesal. 2 hours pandesal. Inintay ko mula minasay. Sa kanto lang 2 oras. Na hindi naman siya ganun dati. Ngayon, labas siya nalabas. Okay. Tapos, kung nasa sales o merong ano, madalas din yung out of town. No. Nag-sales ka rin ba? Nag-sales din ako. So minsan, honey, may out of town kami, 2 months. 2 months out of town. Ang tinding project yan. And I guess the wives will always feel may mga common na kayong ginagawa na na-feel mo ngayon, nalilesen yung consistency and regularity. Babawasan na yung date. Tapos lagi nang may ibang kausap, may matitingnan, kausap ka sa malayo na iniisip. So, yun yung nakikita ko na that will lead. Yeah. So, yun lang. Sa church, nakita ko rin, one of the sign would be, slowly, lumalayo siya sa simbahan. Sa mga kaibigan niya sa church, mga godly man. Yeah. Medyo parang, di na siya nagpapakita, no? Yeah. Tapos mamaya, makita mo, wala na talaga. Yung pag-a-isolate pa. And maybe you would feel that also, women, that you feel there's an isolation that's happening. Ayun that could be a sign also. Ayaw ka na rin kasama, di ba? Laging may ibang gagawin. So would be good to start talking about it. Ang advice ko naman sa mga lalaki, pagka may ganun na kayong napifeel, habang maliit pa lang, open up nyo na. Kung may asawa ka, open up mo na sa misis mo. Yes. Kailangan mo malaman kung bakit isang umaga pagising mo, biglang nagbago lahat. Diba, at least you're open, that ano eh, nips the bud, diba? Habang, yes. Habang maliit pa lang, at least na-open up mo na, those are safeguards that are very important. Yes. So, at the end of the day, Dennis, I guess, ang key dito is to make the marriage stronger on the inside. Yes. So that when external forces will try to penetrate, ang solid ng internal. Yeah. Parang kung malakas ang immune system mo, kahit ma-hatchingan ka na may virus, kayang-kayang i-deflect lang. Pagka ang marriage ay hindi ma-solid, ang dali ma-penetrate. There are cracks that someone else will feel, either pornography or other men or other women. So, isipin mo lang, ano, whatever we're doing here, I'm talking to the married men, okay? Whatever we're investing to, we're talking of multi-generations. We're talking of future generations down the road. We're talking of 100 years down the road will either benefit or suffer from the foundation or the investment we're doing today. So if you're a married man, don't be too selfish. I believe yung mga nambabae are really selfish. Don't just think of yourself. Think of the future generations that will benefit
if you do this right. And I believe God has given us the grace to be faithful to our wives and really to honor God through this marriage. Mga lalaki, stay faithful because there's so much reward for all of us. Talagang i-honor si God to our marriage. So thank you so much, everyone. Hope to see you more in the following episodes, Jeff. Basta mga ganyan. Maraming salamat. So act like a man. Subscribe, like the video, share it to your friends. God bless you guys. God bless. Galing mo din. Yun. Yun. Thank you, Jeff. Grabe. Sorry, wala akong budget. Ako rin yung cameraman.